guys, dumating na po yung card ko sa Maya. So, nakasil pa po siya. Ayan. In order ko siya ng July 28 ng gabi. Kararating niya lang ngayong August 4. So, bali nasa 7 days siya or 5 working days. And by the way po pala, may magti-text po sa inyo na Payo Asia. Kasi yung Payo Asia po ata, yun yung partner ni Maya doon po sa card. Ayan, make sure lang na kapag na-receive nyo po yung mga cards nyo is nakasale pa po siya. And check nyo din po yung card if hindi tampered para kapag kaganon, ibabalik nyo po siya. Okay, so ngayon iaano na natin siya. Ililink na po natin sa ating Maya account. Ngayon po, ililink na natin yung ating Maya physical card or yung Maya ATM card. And andito ako ngayon sa aking Maya app. Sa dashboard po natin, hanapin natin yung cards. And then, click natin to. Dito po sa my Maya card 1, click nyo po yung arrived activate card. So, click natin yan. And mag-fill up po tayo nitong form. So, yung card number po ng inyo pong Maya card is makikita nyo naman po dun sa card or dun sa physical card ng Maya. Naandun po siya sa likod. Okay? Fill up lang po natin. Yung validity, makikita nyo din po yan dun sa likod. And yung CVV security code. Yung CVV security code po, yung tatlong number po doon sa likod ng Maya card. So, andito yung nasa taas siya nung may authorized signature. Makikita nyo naman po siya. Ayan. Make sure lang na tama yung number or yung account number nung card na hawak nyo dyan po sa i-fill up nyo. So, check nyo na lang po siya. And, kung gusto nyo pong basahin yung terms and condition or make sure po na babasahin nyo po yung terms and condition and yung privacy policy para at least po alam nyo yung mga pinapasok nyo. Ayan. So, okay na tayo doon. Nabasa ko na yung kanina. So, click na natin yung next. And then, set a 6-digit card PIN. Okay. Ito pong 6-digit card PIN, kayo na po mismo yung maglalagay niyan. So, nasa sa inyo kung ano po yung ilalagay niyong 6-digit card PIN. So, iwasan po natin na ilagay yung mga birthday natin or bala kayo kung ano lang po yung trip nyo. Ayan, and then click next. And then, i-confirm card PIN. So, enter lang po natin yung atin pong napiling PIN. So, click ulit yung next. Ayan, your card is good to go. So, done. And then, check natin ulit yung card natin. Ayan po, connected na yung ating Maya physical card sa akin pong Maya account. And kapag ka po clinic niyo yung black card, so magpi-flip siya and makikita niyo po dyan yung Maya physical card account number, yung validity niya and then yung CVV niya po. Bali, i-click niyo lang po yung matang naka-close. Yung na, and magre-request siya ng PIN and then makikita niyo po yung account number ng card. And dito po, kung gusto nyo pong palitan yung name na may Maya Card 1, click nyo lang yung change card name. Ayan, kung ayaw nyo naman, okay na yan. And kapag po gusto nyo nang magpalit ng PIN, okay, i-click nyo po yung change card PIN and ilalagay nyo po yung PIN na gusto nyong bago. Okay, dito ilalagay nyo muna yung luma nyong PIN, tapos i-click nyo yung next and then maglalagay na po kayo ng new PIN nyo. Or kapag gusto niya na po siyang i-block, kunwari na wala yung card nyo, or hindi niya na talaga siya mahanap,
Iba-black nyo na lang po siya dito. So, nakita nyo po yung black card. Black discard. Ayan guys, ganun lang po kadali mag-link ng inyong card sa inyong Maya account. And, pwede nyo na siyang magamit kung gusto nyong bumili online and nagre-require ng card. And, ang pinaka-reason kung bakit ko ako nag-bumili nito is para po talaga ma-withdraw ko yung Maya funds ko or yung Maya balance ko anytime, anywhere sa mga ATM na available. That's it po. I really do hope na nakatulong ako sa inyo. And if you do have questions po, feel free na i-leave ang inyong katanungan sa ating comment section or message po ako sa aking Facebook page, Jaycel Journey. So, have a nice day po and God bless.